So bilang panghuli mga kapatid sa pananampalataya ng Islam ay paghahangad ng kamatayan. Kabilang sa sign ng araw ng paghuhukom ay yung tinatawag na paghahangad ng kamatayan. Paano? Sinabi sa atin ng propeta Muhammad sallam na darating ang panahon na magkakaroon ng malaking kawalan ng hustisya, malaking kawalan ng paglaganap ng kaguluhan at kalamidad. Ito ay mangyayari at sobrang tindi nito ang isang tao ay dadaan sa libingan ng kanyang kakilala o ng sino man, at pagkatapos ay nanaisin niya na sana siya na ang nakatira sa libingan na iyon sa halip na ang kanyang kakilala. Sabi niya, ako na lang. Sana ako na lang. Nung tinulak, bakit mo ako tinulak? Di ba mayroong kwento na yan? Yung namatay yung kanyang asawa. O bakit mo ako iniwan? Oh, bakit mo, bakit ang daya mo, bakit mo ako iniwan? Kasama na ako sa'yo. Ah, tinulak doon sa loob ng libingan. O nagalit, ba't tinulak? Ikaw naman, di ka mabiro. Subhanallah. Di ba? Bakit mangyayari ito mga kapatid? Dahil sa mga kalamidad, dahil sa mga pagsubok na kanyang kinakaharap, hindi niya makakayanan. Kaliwat ka lang yung problema, walang sahod, 3 months, 4 months, tapos naniningil pa yung mga utang sa Pilipinas, naskam pa, tapos may mga anak at may mga asawa sa tanatawag na asawa pa more. Okay? Kaya upang makatakas mula sa kanyang masakit na katotohanan, na maraming beses na mas masakit kaysa sa kamatayan. Kaya sa lesson ni Abu Hurairah, ang professor namin sabi, La takum musa'atu hatta yamurra rajulu biqabr rajuli, fayakulu ya laytani makana. Ang oras ay hindi magsisimula hanggang ang isang tao ay dadaan sa libingan ng ibang tao at magsasabi, ako na lang sana ang nasa kanyang lugar. Ya laytani makana. Meron akong kakilala, mga mismo kapatid, kakilala ko mismo, subhanallah, nagdarasal siya. Dahil sa problemang dinanas ang kanyang amo, siguro kung babagitin ko yung pangalan, alam nyo eh. Okay? Wag. Okay, wag. Na sobrang dinamit, sobrang tinatawag na inipi siya. Kahit na pumunta siya doon, pinamunta na siya ng kamis masjid. Okay, ng ano? Wallahi na ikwento namin. Sinabi na, yung ustaz, dumating talaga yung araw na sinabi ko sa sarili ko na sana mamatay na lang ako. Dahil lamang sa kanon ng employer niya. Subhanallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So hindi mo lang duda, ito na yung nangyari na sa panahon ngayon dahil sa mga fitna at mga pagsubok at kalamidad na dumating sa kanya. Subhanallah mga kapatid, no? Kaya sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu an, sabi niya, innahu sayati alaykum zamanun law wajada fihi ahadukum al-mauta yuba'u lashtara. Darating ang panahon na kung ang isa sa inyo ay nakatagpo ng kamatayan para sa pagbebenta, bibilhin niya ito. Kumbaga, kung pwede lang ibenta ang kamatayan, bibilhin niya. Dahil sa sakit na kanyang dinanas, pagdadalamhati at paghihirap. Ang hadith na ito ay hindi sumasalungat sa mga hadith na nagbabawal sa paghahangad ng kamatayan. You know? Yung mga hadith na ito mga kapatid, hindi salungat na kasi may hadith na nagsabi na bawal kang maghangad ng kamatayan. Bawal kang maghangad ng kamatayan. Sabi mo, Ya Allah, patayin mo na lang ako. Ya dan bilang. O Ya Allah, kunin mo ng buhay ko. Ya Allah, wasakin mo na yung buhay ko dahil ayoko nang mabuhay sa mundo. Alam mo, subhanallah, kung alam mo lang yung tanatawag na kabilang naghihintay sa iyo sa loob na libingan, kung ipapakita lang sa'yo ng Allah within a minutes, iwan ko lang kung hihingin mo po yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa doon, sa mga naminunda ka kung hindi mamatay. Kaya nga, ito yung dua na yung sa'yo, tinuro sa'yo, sabi niya, Layat saman na hadok mo mawta li dhurrin na zalabihi, فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مُتَمَنِّيَ الْمَوْتَ فَلْيَقُولْ اللَّهُمَ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفِّنِي إِذَا كَانَتِ الْحَوَافَةَ خَيْرًا لِي. Walang sino man sa inyo ang dapat maghangad ng kamatayan para sa saanumang pinsala mangyari sa kanya. Kung kailangan niyang maghangad ng kamatayan, kung nasa, ibig sabihin ito, kung talaga nasa bingit na siya ng sabihin natin ng pagdadalamhati at sobrang problema na sa buhay, nasabihin lamang niya, O Allah, buhayin mo ako hanggat ang buhay ay mabuti para sa akin, at kunin mo ako kung sa palagay mo, kung sa kaalaman mo na ang kamatayan ay higit na nakabuti para sa akin. Eh wag mo sabihin niya, Allah, patayin mo na ako ngayon na.
Tulungan ka ng bahagat. Kaya nga, di ba, kasi hindi maiwasan ang daming problema natin, mga kapatid. Pero huwag natin hilingin ang kamatayan. Yung dua na ito sa'yo na dua. Allahumma ahini in kanat il hayatu khairan li o khairan li wa tawaffini in kanat il huwafata huwafatu khairan li. You know? Iyon ay dahil mamaya yan ako sa plaza ano sa grupo, isend ko yung ano na yan. May mga oh, tapos sila muna at bago yung tanong kasi magsasala na tayo. Yun ay dahil ang sinabi ng Propesa lang na mangyayari sa katapusan ng panahon na hindi nagdanais sa tahas ang nagdarasal para sa kamatayan. Sa halip, ito ay isang hangarin lamang sa puso na makatakas ba sa isang realidad na puno ng kasamaan at kaguluhan kahit na iyon ay sa pamagitan ng kamatayan. Ibig sabihin yung katotohanan talaga, ayaw ng tao ng kamatayan. Walang tao na gusto mamatay. Tandaan po natin yan. Maninaw? Walang tao na nagnanais ng na mamatay. Gusto pa niyang mabuhay. Pero dahil sa sobrang tinatawag na problema niya, you know? Yun lang yung inano niya, yun lang parang nasa ano ba, nasa isip niya, hinahangad niya. Pero sa puso niya, ayun lang kamatayan. Ano mamatay na ako sa problema ko na ganito? Kasi po, kasi tandaan po natin, kapag iningin mo, do you think na makakatakas ka sa problema, tapos pag namatay ka, wala ng problema? Mas matindi ang problema kapag namatay ka. Kasi hindi mo alam kung anong kakaharapin mo sa loob ng libingan. At yan ay patuloy at paulit-ulit hanggang sa araw ng paghukom. E samantala yung problema sa atin sa iba mo ng mundo, may hangganan. You know? Meron tinatawag na hangganan. Maaring isang oras, o maaring isang araw, isang taon, mawala yan. Basta manali, wallahi, ang problema sa atin, kulang tayo sa tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kulang sa atin. Sabi mo, eh, meron naman kung tawakkul, pero pag nasa pagsubok ka na, makikita kung ano yung tawakkul mo, kung ano yung kulay ng tawakkul mo. Kung masap, kung ano ba, mahapsaw, o kung mapusyaw, o kung pink, o kung maitim, o kung tinatawag na ano. You know? Mapakla. Okay? So, hindi ito nangahulugan na ang damdaming ito ay mangyayari sa puso ng bawat Muslim hanggang sa katapusan ng panahon. Sa halip, ito ay maaaring mangyari sa ibang bansa o sa ibang country at hindi sa iba. O sa ilang mga sitwasyon at hindi sa iba. Maaaring mangyari sa ilang sitwasyon at maaaring hindi mangyari sa ilang sitwasyon. Ang mga tao ay nag-iiba sa kanilang antas, nakakaiba sa kanilang antas sa pananampalataya, ay kakayahang tiisin ng mga kalamidad at kasamaan ng may pagtitiis. Pero tandaan po natin yung hadith sa Salama, hindi magbibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok na hindi natin makakayahan. Panghawakan po natin yan. Okay? Panghawakan po natin yan. Sa tuwing mayroong pagsubok na dumating sa atin, ang propeta mismo ang nagsabi niyan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na hindi magdadala at magbibigay sa iyo ng pagsubok ang Allah na hindi mo makakayanan. Ibig sabihin nun, basta manalig ka sa kanya at kumapit ka sa kanyang lubid, may solusyon. No? Okay. Meron tinatawag na solusyon. Ang problema kasi sa atin, ayaw kumapit sa lubid. Gustong bumitaw. Ang iba pa, sa mga kapatid natin, may mga problema, gumagawa ng isa pang problema. E paano masusolusyonan ang isang problema sa pamamagitan ng isa pang problema? Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya yun ang lagi natin natandaan. Kaya, know your values. Alamin mo yung tanataw na halaga mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay sa mananampalataya, nasa iyo ang tanataw na tauhid. At nasa iyo ang tanataw na dina ito. At ito magliligtas sa iyo sa kabilang buhay, inshallah, at panghawakan mo ito. Dahil ang sinumang Muslim na binigyan ng pagsubok ng Allah, asal na salam, ila ahaballahu abdan ibtala. Kapag minamahal ng Allah ang kanyang alipin, binibigyan ng pagsubok. So, ibig sabihin, mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang. Alhamdulillah, mahal ako ng Allah. Sige, subukan mo pa ako. Hindi, huwag mong hamunin ang Allah. Pero do not challenge your faith. Tandaan po natin yan. Do not challenge your faith. Huwag mong tanatang nahamunin ang iyong pananampalataya. May mga Muslim, sinusubukan ko ang aking pananampalataya sa Pilipinas. Doon ako sa Pilipinas magano. Kasi malakas yung pananampalataya ko. Nung dumating sa tinatawag na Pilipinas, nasa airport pa lang, nakakita ng spaghetti, pataas ang pangit na, tumiklop. Kasabi, hindi nila matatakay. Diba? Subhanallah, mga kapatid. Do not challenge your faith. At bagkos ang gagawin natin, lagi tayong magpapakukuh sa Allah at lagi tayong humihingi ng gabay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ihdinas siratal mustaqim. No?